Hello, good afternoon, Kito sistren and Kito brethren. Okay, so heto sinasagot ko uli po yung isang suggestion na paano i-organize, magkaroon ng tama, time management kasi mabusising ang ketogenic diet. So kung papansin niyo po, dapat organized po tayo. For purposes of ano din, to ensure yung mabilis na preparation nyo if you're busy. Kasi ano to eh, oras-oras mong ginagawa to sa lifetime mo na ito eh. So kailangan talaga may time management ka, organize ang lahat ng gagamitin mo. So ito, dapat may iskaparate ka where you keep everything keto. No? So from the top, makikita ninyo ako mga kapatid, di ba? Ayan, ayan ang lemon ko, no? Ayan ang aking green tea. Ito yung juicer ko, no? Manual juicer. Meron din akong blender dito. Ayan yung maliit kong blender, no? Almires para sa mga nuts ko, no? So nakaipon po siya. Ito yung service table ko kasi ito yung dining set namin, di ba? Diyan ako kumain, oh. So kung papansin niyo, dito sa service table ko, nariyan na po lahat. Para pagkagising na pagkagising ko sa umaga, all set na ako sa lahat ng gagawin ko. Early morning, di iinom ako ng mainit na tubig. Nasa gilid ko lang yung AirPod ko, no? Para anytime inom ako ng inom ng mainit na tubig. Early AM, dalawang 2 glasses of water. Tapos after like 10 minutes, babangon na ako niyan. Wag tayo ka agad, ha? Delikado yan. Tapos niyan, of course, pakinggan ko lang yung aking daily bread, no? Tapos niyan, heto na organized po ito, no? Pag binuksan mo yung cabinet ko, ayan yung crusher ko. Nakikita niya, yun sa coffee and chocolates ko, no? Ayan. So, nariyan na available naman lahat dyan ng mga dapat kong gawin. At dito sa cabinet ko, makikita niyo po, ayan yung garlic early morning, di ba? Yan ang lemon ko, nasa taas. So, dudukutin ko lang yan. Tapos, ang naroon sa bandaro ng aking omega-3, no? So, everything is in here. Tapos niyan, ang natos ko, narito lang sa refrigerator ko. Narito sa ref ko ang kitchen timer ko. So, napakabilis ko, no? Narito lang sa ang cabinet ko, narito lang. Narito ang lahat ng gamit ko po. Makikita ninyo, di po ba? So, everything is there. Makikita nyo ito. Makikita nyo lahat. Narito, organized na organized po ako pagdating sa aking mga gamit. Kaya, hindi ako nahihirapan. Mabilis ang preparation ko. Ito yung garlic ko. Ayan, makikita nyo lahat narito. Narito ang chia seed ko. Ayan, chia seeds, no? Nariyan ang ACV ko, no, apple cider vinegar. Na ayan, makikita ninyo ang virgin extra virgin olive oil. Ang aking turmeric 101, ang peanut butter ko, ang stevia ko, narito ang turperin ko, narito ang coconut powder ko. Makikita ninyo sa mga photo bomb ano yung ano ko yung ang tawag dito, yung choco fat bomb, no. Pag nagdi-dessert ako, so, makikita yung aking, ano, oh, yan, instant coffee ko. Kasi importante yung coffee pag nag-ano ka, nag-bulletproof coffee. Ito yung aking flaxseed. Yung mga flaxseed pa yun na medyo, so, dito, yan ang aking dark chocolate. Makikita niya, tinuturo ko yan. Ito makikita natin sa gilid. Ayan ang aking dark chocolate. Ayan, ang dark chocolate ko, mga kapatid. So, makikita niyo, ayan ang green tea ko. Ito ang rosemary ko. Ito sesame seed ko. Japanese tea ko is everywhere, no? Ito yung paminta ko, no? Ito yung black pepper ko po, no? Ito yung black pepper ko. Ito yung cinnamon ko, no? Makikita yung McCormick. Cinnamon ko, malunggay ko, powder. Tapos, ang aking cumin, ang paprika, no? Oregano, no? At saka, ano pa yung isa dito? Oregano ko, at saka, ayan yung mahalaga ko. Cinnamon, no? Ayan ang cinnamon ko, makikita niya. Ayan, makikita. Cinnamon ko. Diba? So everything is here po, kuya, hindi kayo mahihirapan kasi organized kayo, time management din. Nasa lahat po nasa service table ko po. Kaya ayan po, pinapakita ko lang sa inyo na napakabilis ng isang pitik ko lamang naroon na lahat-lahat ng kailangan ko sa ketogenic ko. Tapos ang natos ko, ito lang sa tabi, no? Ayan ang natos ko po. Ayan ang natos, no? Tapos kailangan ko ng flaxseed. Itong flaxseed ko, inilalagay ko pa sa maliit para madaling i-pour. So, dapat talaga organized po tayo para hindi tayo masyadong nahihirapan at nagiging time-consuming po lahat. Sige po, lahat po ay nagagawa. Huwag po natin sabihin kung para sa health natin. At huwag po natin sabihin si Pastor lang, Larry lang na may aneurysm. Katulad sabi ni Dr. Xu.
halos lahat daw po ng kamatayan, cardiac arrest lang ang nilalagay, pero halos lahat daw ng kamatayan ay ang pagbabara sa puso. Totoo po to, sa bahay natin ang mga tubo, ilang beses na kami nagpalit, 2 beses na. Pinalitan na namin ang mga tubo. Siyempre, nagkaklag po yan, mga kapatid, eh, di ba? So, napakadali na po ng kilos, mga kapatid, kung ikaw ay talagang well-organized, no?